Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. And by the way, dito sa nanonood sa ating YouTube channel, mayroon tayong nakapost sa ating FB page na Free Reviewers managed by Leonalyn regarding sa study guide kung ano ba, saan kami magsimula, yung mga tanong na, ma'am, saan kami magsimula, ano bang i-study namin. So, unang-una, kailangan nating alamin yung coverage sa exam. Now, yung regarding sa coverage sa exam, napabasa nyo dyan, yung sa civil service na professional, meron tayong mga expected na mga number of items, as in yan na yan talaga yung coverage o yung mismong i-expect nyo sa mismong exam. Tapos, meron din tayo sa baba sa sub-prof. Now, regarding naman dito sa study guide na from November to December ng taon nito, kailangan everyday para na rin sa sarili natin na dapat meron tayong yung vocabulary kasi malawak pa naman yung mundo ng vocabulary. Nandyan na rin yung sa spelling para sa mga magtitake ng sub-prof. So at least man lang, at least 5 words everyday. Kung kaya yung 10 to 15, 20, mas maganda. And then, meron tayong subject-verb agreement, yung identifying errors or yung mag-construct ng mga sentence at least man lang 5 questions every day. Or basahin nyo yung mga subject-verb agreement, kung i-review nyo ba yung sarili nyo, kung kaya nyo na bang gawin yung mga correct na mga sentence, mga ganyan. Meron yan sa mismong both sub-prof at saka sa professional. Now, regarding naman sa reading comprehension, everyday tayo nagpo-post niyan, at least man lang meron kayong mababasang isa or ma-practice ba kasi sa actual na exam, yan yung nakakaubos ng oras, yung mga babasahin. So, meron tayong logical para sa mga magtitake sa proof. So, meron tayo everyday one na mga ganyan na question. So, hanggat maaari, kabisaduhin nyo kung paano yan sagutan. Tapos, mayroon tayong alphabetical filing para sa sub-prof. General information. So, gagawa tayo. Starting siguro. Tingnan ko kung magawa, matapos ko ngayon. 3 to 5 questions daily, at least man lang. And then, yung regarding sa general information, i-repost ko ulit yung dati na yung pinaka-detalye kasi mas magandang basahin nyo mismo yung ating Philippine Constitution, yung mga posibleng lalabas, yung mga RA-RA na yan. So, i-post natin yan siya. And then, sa mathematics, meron tayong binanggit ng mga list of topics under sa mathematics. Then, in-specify natin yung number series kasi mga 10 items talaga. Meron talaga number series. So, kailangan at least man lang 5 every day na makuha nyo yung paraan pa kung paano ba hanapin yung mismong pattern when it comes to number series. Then, sa mga tutorial videos naman natin, at least man lang 1 to 2 videos every day. Pero, pwede namang yung mga pinopost na lang natin, kahit yun man lang, kabisaduhin nyo. Kasi, simula ngayon or bukas yung everyday na ginagawa natin at yun yung mga posibleng lalabas, hindi naman sa lalabas, yung mga alam kong kahalintulad na alam kong makakatulong sa inyo. So, panoorin nyo yun. And then, during your day off, or at least once a week, mga 50 items yung from any of your reviewers, sagutan nyo within 1 hour para ma-practice kayo ba. So, yung mag-participate din kayo sa weekly na gagawin natin 10 to 15 items na civil service style na quiz natin. And then, sa January, by next year, dapat taasan nyo na yung number of mga daily na kabisaduhin nyo. So, nandyan na rin yung data interpretation at meron talagang ganyan. So, in-include na natin yung paragraph organization. Hindi ko in-include by this November at saka December kasi madali lang naman yung paragraph organization. Under na rin yan sa reading comprehension, which is nasimula na natin yung reading comprehension. So, sa paragraph organization ay yung paraan lang kung paano natin yan sagutan. So, by January yan siya. So, tingnan nyo na lang until sa February. Meron akong sinulat dyan na till 3 days before sa exam. Kasi
3 days before the exam, mga 2 days before the exam, dapat mag-prepare na tayo yung regarding sa location, yung iba na naman, mag-post tayo niyan. And then, including din under sa February, mag-post din tayo sa final coaching natin. And hopefully, mapuntahan ko rin yung mga pang, mayroon tayong face-to-face. Puntahan ko yung mga lugar na yun, i-schedule natin by first week of February, mga ganyan. Final coaching style ang isi-share ko sa inyo. And then regarding sa mathematics that you must study, meron tayong nilagay na red flag. Bali, ito yung mga laging nasa exam. Hindi ko na in-include yung regarding sa square root, although lagi namang merong square root din. Kasi medyo simple lang, baka minsan wala rin. Isang item lang naman. Pero itong mga ito, PEMDAS, fractions, yung percentage ratio, yung finding the value of x, word problems, number series, data interpretation, mga algebra, hindi yan talaga nawawala sa kada exam. So, dapat and hopefully na makabisado nyo yan bago mismo yung actual na exam. So, anyway, I hope makatulong ito sa inyo, study guide. And regarding naman sa mga tutorial videos, later on, dandahanin natin. Ipapakita ko later on yung mga dapat yung i-focus lang, nakabisaduhin yung mga anong bang mga topic or yung mga pag-solve sa mga problem na mga ganyan. So anyway, abangan nyo lang yung mga post natin sa FB page na Free Reviewers managed by Lunalyn. Thank you.